What's up mga Tifidatics! Welcome back to my channel, and for our today's video ay pag-uusapan nga po natin ngayon ang pinakabagong balita dito sa Pasig City. Hi sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Tapos i-click mo na rin yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis kang ma-notified sa mga latest videos ko. Yes, meron nga pong good news dahil lifted na ang liquor ban dito sa Pasig City. Kaya naman, marami na naman magsasaya, yung mga tanggero dyan, yung mga lasinggero dyan, yung mga manginginom ng taon dyan. Ayan, yung mga sunog baga dyan, magsasaya na naman yung mga yan. Ayan, so eto na nga po. Pag-uusapan nga po natin ngayon yung ipinost nga po ni Mayor Vico at pinost nga po ng Sangguniang Panglungsod ng Pasig at ang ipinost nga din po ng Pasig PIO. So babasahin muna natin yung ipinost po ni Mayor Vico, or ipapakita ko muna nga po sa inyo na talaga nga namang lifted na ang liquor ban sa Pasig. So ito po siya. Ayan! Lifted na nga po ang liquor ban sa Pasig, kaya maraming na namang ang masayang-masaya, especially yung mga tatay natin dyan o yung talaga nga namang sunog baga ang masayang-masaya nga po dito. Pero syempre, hindi lang tayo dun, hindi lang siguro yung mga umiinom yung masaya siguro, hindi lang siguro yung mga sunog baga, or hindi lang din siguro yung mga mahihilig uminom ang masaya sa mga pagkakataong ito. So syempre, bigyan din natin ng credit siguro, masaya din siguro yung mga nagbebenta, yung mga nagtitinda po ng mga alak. Kasi syempre, diba, in 2 months, nawalan din sila ng kita eh. In 2 months, parang nahinto din yung kita nila, yung pagtitinda nila. Kasi nga, diba, nagkaroon nga po tayo ng liquor ban dito po sa Pasig. Kaya naman, palakpakan din natin. Palakpakan natin yung mga tindero natin o yung mga kanya-kanyang business po ng alak. Kasi makakabawi din sila doon sa nawala na pera po sa kanila. So ganun nga, yung economy natin, ibabalik ulit natin yan. So yun nga, basahin po natin yung mensahe ni Mayor Vico doon, kaugnay sa paglilift nga po ng liquor ban. So ang sabi niya, "We are lifting because businesses and workers are also affected by the ban." So ayun na nga po, kaya po nilifted nila yung liquor ban, kasi siguro naisip nga din ng pamunuan ng Pasig o ng Pasig MCO, even po si Mayor, na ginawa nila to kasi nga naman yung business and workers ay naapektuhan nga rin po ng ban. Katulad nga po nung sinabi ko sa inyo, di ba, kanina, parang nung 2 months na yon nawalan din sila ng kita, so hindi rin nila alam. Kasi syempre, may mga tindahan kasi na pinakapangunahin talaga nilang pinagkukunan ng pagkain is ito nga, dahil dito sa pagtitinda nga po ng mga liquor. Kaya naman, ang laking bagay talaga na i-lift yung liquor ban natin. So ito pa ang sabi niya, ngunit, di ba, ito pa, may ngunit siya. Ngunit, paalala na bawal pa rin po ang social gatherings. Ayan, ang sinasabi natin. Pwede naman tayong mag-inom. So, dahil lifted na nga ang liquor ban, pwede tayong mag-inom. Pero dapat, doon lang daw tayo mag-iinom sa loob ng ating bahay. Bawal po ito. Ayan. Bawal pa po yan. Ayan. Bawal pa po ito. Ayan. Bawal pa po yan. Bawal pa po yung mga yan. Bawal kayong uminom na sa labas lang kayo, nakatambay kayo, tapos iinom kayo sa labas, nandun kayo sa labas ng bahay nyo, tapos tatawagan nyo yung mga tropa nyo. So bawal pa nga po yun. Huwag nyo nang gayahin ito. Ayan, nagmanyanita sila, pag sila okay lang, pero pag mga normal na tao, hindi pwede. Okay, basta yun nga po, ang sabi po ni Mayor Vico is kung inom na po kayo, sa loob na lang muna kayo ng inyong bahay at huwag nang mag-imbita o huwag nang imbitahin ang buong barangay. So yan po, maliwanag po yan ha. Tulad po ng mga pinos ko na to, ayan, yung mga yan, huwag nyo na po munang gagawin yan kung gusto nyo nga pong uminom, at kung kayo nga daw po ay inom na talaga o uhaw na talaga ang inyong mga lalamunan sa alak. Diyan na lang po muna kayo mag-inom sa loob ng inyong mga bahay. So, kung mag-iimbita man kayo, diyan lang kayo sa loob ng inyong bahay. Huwag na po kayong
Huwag na po kayo mag-imbita pa ng mga inyong mga kaibigan at mga kachokaran nyo dyan. Tapos dyan kayo sa labas ng bahay ninyo mag-iinom o dun po kayo sa may barangay nyo. Ha? Nilifted po yung liquor ban, hindi po ito para magsaya po ang lahat. Nilift po ito is para din po dun sa may mga business ng mga liquor. Para naman bumalik ulit yung sigla o bumalik po yung kita na minsan na pong nawala sa kanila. Ayun na nga po, simula po kahapon, ituluyan na nga pong na-lift ang liquor ban dito po sa Pasig City. Batay po sa ipinasang ordinansa na nag-aamyenda sa Section 4 at 5 ng City Ordinance Number 8, Series of 2020 na ipinagtibay ng konseho nang magsimula ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa lungsod ng Pasig. Sa isang panayam nga po, sinabi ni Councilor Ori Lupisan, actually siya po ang may akda nito, na hindi lamang nila ito ginawa para sa kagustuhan ng marami, kundi dahil na rin sa iba't ibang makatuwirang dahilan. So yun na nga po yung sinasabi natin sa inyo, di ba? Hindi lang po ito, hindi lang po nilift yung liquor ban para po maging masaya yung bawat Pasig, parang magdiwang tayo kasi ayan na, pwede na tayong mag-inom, walwal na, walwalan na, islama na, hindi ganun. Kumbaga parang pinag-aralan po nilang mabuti ito na kung bakit nila nilift. Kasi siguro, para din talaga makatulong doon sa may mga liquor businesses, doon sa ating mga entrepreneur, doon po sa ating may mga tindahan, o doon po sa mga nagbebenta talaga ng liquor na makabawi at makatulong na nga din po talaga sila. Or mabawin lang nga po talaga yung kita po na nawala sa kanila. So, eto nga po, para mas maunawaan din po natin ang mensahe na yan, patungkol dyan sa ordinansang yan, mapapakinggan po natin ang mensahe ni Councilor Ori Lupisan kung saan siya po ang may akda nitong liquor ban lifted na ito. Okay? Pakinggan po natin. Regarding sa session kanina, regarding sa liquor ban, ano pong napag-usapan ng City Council? It was approved na ating nirepeal na yung ordinance number 8 series of 2020. Yun yung ordinansang nagbawal sa pagbenta ng alak sa lungsod ng Pasig. Pagbenta at pagbili. Ng alak. So ngayon, since medyo lumuluwag na yung restrictions ng ating IATF, so medyo niluluwagan na rin natin yung mga pinagbabawal sa lungsod. So, isa nga dito, yung pinagbabawal natin dati, ginawa natin ordinansa yung liquor ban. So, ngayon, ito yung binawi na ng city government, ni-repeal na. Kaya ngayon, ito ay nasabing pwede na ulit na magbenta at bumili. Pero may mga kondisyon pa rin. Ang kondisyon natin, meron tayong existing ordinance number 54 series of 2017. Ito yung bawal uminom sa pampublikong lugar. Ito yung sa kalsada, sa eskinita, sa o kung saan man, sa plaza, basta pampublikong lugar, bawal uminom. At ganun din, yung mga pinagbabawal pa rin ng IATF na mga pagbukas na mga bars at saka ng amusement centers na kung po pwedeng mag-inuman, bawal pa rin. So, yun ay susundin pa rin natin. Pero doon sa mga supermarkets, groceries, sari-sari stores at kung saan pang nagbebenta ng alak, beer o alak man, pwede na ulit silang magbenta at pwede nang bumili ulit ang ating mga kapwa kasi ganyan. Meron target date kung kailan ito? Ito ay approved immediately. Ngayon, May 26, 2020. So, meaning to say, pwede nang bumili mamaya? Pwede. Actually, sinabi ng isang kasama nating konsihal na ito daw ay naka-post na sa ating website sa Pasig na na-lift na natin. So, pwede na. Okay. So, kumusta naman yung magyayaya ako sa bahay ko ng makakainuman ko? Kung galing Pilipino? Kasi, una-una, may mga nagsasabi dati na bawal ka mag-imbita. Okay. Pero ang amin naman ay paano natin mapapatunayan na yun ay bisita, di ba? Na baka sabihin pagdating doon yan ay kamag-anak namin, ito na tutulong. Yes. So magkakaroon ng komplikasyon.
munang una, basta dun sa Ordinance Number 54, 2000, series of 2017, meron din doon, pag ikaw ay sa loob ng bahay mo umiinom, pero tanaw ka sa labas, sa kalsada, yun pa rin ay bawal. So ano pa rin yun? Yun yung sinasabing in plain sight. Pero pag ikaw naman ay nasa loob ng iyong bahay, nasa likod ng bakuran, at ito ay sarado at wala namang makakatanong sa iyo hanggat ito ay dinungaw o inilit na ano, yun ay hindi bawal. Yan pa pwede yun. Pero pag ito ay nadadaanan ng tao at nakikita ka, bawal yun. In plain sight. Kasi meron bang reason, economically, economic reasons kung bakit nyo sama-sama na yan. Noong una kasi, kaya tayo nagpasa ng liquor ban dahil ito ay hinihingi ng ating mga frontliners. Sa mga barangay, sa mga pulis, kasi karamihan daw ng kanilang nasisita ay mga nakainom. Lasing. So, yung mga hindi sumusunod sa curfew, yung nang haharas ng mga frontliners, kasi syempre, medyo, alam mo na, pag nakainom, baka may konting tapang, kaya ito ay pinasa natin para makatulong dun sa mga frontliners natin. Knowing na kahit pa paano may epekto to sa economy. Pero syempre, between sabi nga ng economy and safety, di ba? Kahit pa paano, bibigyan natin ng safety. E ngayon, medyo lumuwag na tayo. Hindi na ganun kahigpit. Kung mapapansin mo, halos pag nasa kalsada ka, halos 50% normal na tayo. Pero wala pa nga tayo sa ngayon ay nasa ano pa lang tayo, modified ECQ pa lang tayo. Wala ka tayo sa GCQ. Ngayon, ang ano natin, ngayon pagbukas natin, sa economic side din, mga nagbebenta, ngayon pwede na pagdagdag sa kanilang kikitain. Ang sabi rin kasi, may nagsasabi rin sa akin, matagal nang naglalabi sa akin, isang barangay captain, 2 weeks ago, matawag siya sa akin, sabi niya pa rin, baka naman paglubog na tayo, pwede natin i-lift yung liquor ban. Tanong ko bakit? Sabi niya pa rin, ang beer, ang gin, normal, 45 pesos. Ngayon, nasa 180. Sabi ko, masyadong ano, halos times 4. Yes. Sa times 4. Sabi ko, masyadong mapagsamantala. Sabi ko, pasensya na rin kasi ito itulong lang din naman sa... Sabi niya ko, naiintindihan ko. Pero baka pag magkaluwag-luwag, baka pwedeng ilip na para hindi na rin mahirapan yung mga tao nating gumagawa pa ng iligan na bumibili ng mahal, bawal lang nga. Ayun. So, sa tapos, syempre marami rin yung mga tindahan na stock na yung mga liquors nila. Na kahit pa paano rin, pwede nang gumalaw din sa nito. So, ibig sabihin nito, Konsi, yung pressure noon ng ilift ang ban, ganun pa rin ngayon, hindi nila pwedeng taasan. Kasama ba yun? Kasi meron namang mga SRP sila. Yes. Tsaka pag bumibili ka, may mga sa mga grocery, di ba? May mga tarjeta na kung magkano. Yeah. Mm-hmm. Siguro hanggang doon lang yung price limit na plus minus ng 14 peso lang yun, di ba? So, anong panawagan niyo sa Genyo na patuloy na nagtitiis hanggang ngayon? Sa akin, syempre sa ating mga kapwa Pasigenyo ay pag-ingatan ang ating mga sarili. Importante pa rin ang kalusugan natin. Pag mayroong mga simptomas, agad na i-report sa ating mga health centers. Kahit walang simptomas o mayroong ibang nararamdaman, bukas po ang ating mga health centers, super health centers, at ang ating PCGH. Huwag lang po sa ating children's dahil ito ay ginawang COVID hospital. Pero ang ating Pasig City General Hospital ay bukas na bukas po para sa mamamayan natin. Siyempre po, hindi lang naman ngayon, lalo ngayon nakita natin ang gugulan, hindi lang panahon ng COVID ngayon. Kumbaga, meron din mga ibang sakit na huwag mo nating pababayaan na lumala sa atin. At kung ganun din naman po ang ating pamahalang lusod ng Pasig, sa panguna ng ating Mayor Vico, si Vice Mayor Io, sa ating mga lahat ng kunsihal,
kami po ay nagtatrabaho at ginagawa namin ng lahat para po makatulong o mapadali ang makagaang sa buhay ng bawat isang pasigeno. Ayan, at napakinggan nga po natin ang mensahe ni Councilor Ori Lupisan. Kaya naman, paalala lang po natin ulit dyan sa ating mga pasigeno na pwede nga po tayong uminom at hindi na nga po pinagbabawal ang alak dito sa Pasig. Pero maging responsable naman po tayo, di ba? Pinayagan na po tayong uminom ng alak. Ngayon naman, gawin naman po natin ang responsibilidad natin. Huwag na po tayong uminom sa labas ng ating bahay. Huwag na po tayong mag-imbita ng ating mga kaibigan, ng ating mga kumpare o kumare, at magsiset up po tayo dyan ng liquor gathering or ng mass gathering po dyan sa inyong barangay or sa labas ng inyong bahay. Diba? Sumunod na lang po tayo kung ano po yung pinag-uutos nila kaysa po ibalik po ulit nila yan sa dati. Okay? Wala pong mass gathering na mangyayari. Kung gusto nga po natin na uminom, tuloy lamang po tayo sa ating mga bahay, at least safe na safe pa tayo, okay? Marami pong salamat sa inyong panonood. I hope na naiintindihan niyo po ang explanation dito po sa liquor ban lifted na ito, na isa nga pong magandang balita dito po sa Pasig City. But see you all next time dito lang sa TV! Please don't forget to like and subscribe! Bye-bye!